Makalipas nga po ang isang araw mula nang magtamo ng injury si Paul George sa kanilang game kontra sa Oklahoma City Thunder, ay may inilabas nga pong magandang balita patungkol dito ang Los Angeles Clippers. Yan naman ang ating unang aalamin at unang pag-uusapan na susundan ko na rin ng naging payo ni Stephen Curry para kay Jordan Poole. Pag-uusapan na rin natin ngayon ang balitang pinagsabihan at prinangka nga po ni Shai Gilgeous-Alexander si LeBron James at ang naging laro ngayon ng Lakers kontra sa Phoenix Suns. Kaya mga idol, tara! Mga idol, ang video nga pong ito ay hatid sa inyo ng 1xBet kung saan dito nga po ay pwede kayong tumaya sa mga pinakamainit, exciting at pinakainaabangang laban sa NBA gaya na lamang ng Lakers, Milwaukee Bucks at Warriors. Easy lang mag-register, pindutin lang nga po ang link na nasa comment section at huwag kalimutang ilagay ang ating promo code para makakuha kayo up to 7,000 pesos na bonus sa inyong first deposit. Pwede rin nga po niyong gamitin ang inyong GCash account para makapag-deposit at makapag-cash out. Kaya mga idol, tara! Mag-register na! Marami nga po mga idol na mga fans ang sobrang nag-alala mula nang magtamulit ng injury si Paul George sa kanilang game kahapon kontra sa Oklahoma City Thunder. Grabe rin naman nga po ang nangyari sa kanyang tuhod ng mabangga nito ni Lu Dort. At dahil nga dyan, meron nga pong nagsasabi na posibleng ang tuluyan na siyang maging out for the season. Pero makalipas lamang nga po ang isang araw mula nang magtamo ng injury si Paul George, iniulat nga po ng sikat na NBA analyst na si Adrian Woods na Ruski na mawawala lamang nga ito ng 2 to 3 weeks sa Los Angeles Clippers bago siya tsuriin muli ng kanilang koponan. Ibig sabihin, hindi pa nga tuluyang out for the season si Paul George, gayong posible para naman itong makahabol sa kanilang team pagdating ng playoffs basta't maging maganda ang kanyang kalagayan. At yan nga po ang magandang balita ngayon para sa mga fans ng Los Angeles Clippers. Samantala, pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naging payo ni Stephen Curry kay Jordan Poole. Simula nga po mga idol lang kumuha ng contract extension last year si Jordan Poole sa Warriors, hindi na nga naging maganda ang laro nito. Sa katunayan, unti-unti nga pong bumabagsak ang kanyang efficiency ngayong season. Kaya binigyan nga po siya ngayon ng advice ng kanyang superstar teammate na si Stephen Curry. Ayon nga po kay Curry, ipagpatuloy lamang nga po ni Jordan Poole ang kanyang mga ginagawa. Normal na rin naman nga para sa katulad nila mga NBA players ang mag-struggle at mahirap. Ang mahalaga nga po, parati pa rin nilang sinusubukan na mag-improve ang kanilang sarili sa loob ng court dahil siguradong makikita rin naman nga daw ang magandang resulta nito sa kanilang mga darating na laban. Samantala, pumunta naman tayo sa ating sunod na storya sa balitang prinangka nga po ni Shai Gilgeous-Alexander si LeBron James. Bago mo man nga po mga idol magsimula ang laban ng Los Angeles Lakers at Phoenix Suns, nagbigay muna nga po ng mensahe si Shai Gilgeous-Alexander kay LeBron sa isa sa kanya mga interview. Ayon nga po dito, hindi rin naman nga daw talaga niya gusto ang laro at si LeBron James, gayong ibang iba rin naman nga po ang kanilang pangangatawan at playing style. Si LeBron James nga ay isang napakalakas at napaka-athletic na player sa height nito na 6'8", kaya hindi nga siya makarelate sa superstar ng Los Angeles Lakers. And speaking of Lakers mga idol, mukhang sinuwerte pa nga po sila ngayong araw gayong matapos nga nilang talunin ng Phoenix Suns, nakaangat at nakalapit pa nga po sila sa West standings. Ibig sabihin, buhay na buhay pa rin naman kahit papano ang kanilang chance na makapasok pa sa NBA playoffs. At dahil na rin naman mga idol sa pagkatalo ng Utah Jazz ngayong araw ay naging dikit ulit nga po ang win-loss record ng apat na teams kasali ng Lakers para sa kanilang playoff push. Tabla na nga po ang kanilang record sa pangsyam na Dallas Mavericks at isang game na lamang nga po ang lamang sa kanila ng pangpito na Minnesota Timberwolves. At sa pagdating naman sa Dallas Mavericks na natalo pala ngayong araw kontra sa Golden State Warriors, nagreklamo nga dito si Luka Doncic na bayad nga daw ang mga referee sa nasabing laro. Kaya sa ngayon, pasok na naman nga po sa top 10 ang Los Angeles Lakers. So that's it mga idol, ang ating pinakabagong balita ngayon na ating pinagkwentohan dito sa aking YouTube channel. Once again,
This is your J-Zone TV. Don't forget to subscribe at syempre pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated at laging ma-notify sa mga videos na pinapalabas ko. Syempre, i-follow nyo na at i-like ang ating Facebook page, J-Zone TV. Sin lamang mga idol, maraming maraming salamat po.